Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ating pagkisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong nawang kagandahang loob ay manguna at sumabaybay sa aming pamuhay ngayon at araw-araw upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, nasusulat na si Abraham ay nagkaanak ng dalawang lalaki, sa alipin ang isa at ang isa'y sa malaya. Ang anak niya sa alipin ay pinanganak ayon sa karaniwang pangyayari. Ngunit ang anak sa malaya ay bunga ng pangako ng Diyos. Ito ay isang talinghaga. Larawan ng dalawang tipan ang dalawang babae. Ang isa'y ang tipan sa bundok ng Sinai na kinakatawan ni Agar at ng kanyang mga anak sa pawang alipin. Ngunit ang Jerusalem na nasa langit ay malaya at siya ang ating ina. Ayon sa kasulatan, magsaya ka o babaeng hindi nagkakaanak. Humiyaw ka dahil sa kagalakan. Ikaw na din nakaranas ng pagdaramdam sa panganganak. Sapagkat higit na marami ang anak ng babaeng nangungulila kaysa babaeng may asawa. Kaya nga mga kapatid, hindi tayo anak ng alipin, kundi ng malaya. Pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo at huwag nang paalipin uli. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng Poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan, magmula ngayon, magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ng Poon pupurihing tunay. Siya'y nagahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Walang makatulad ang Panginoong Diyos na sa kalangitan doon naluluklok. Buhat sa itaas siya'y tumutunghay, ang lupa at langit kanyang minamasdan, mula sa alabok ang mga mahirap, sa pagkalugami ay itinataas. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman.
ang lahat po'y magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, "Napakasama ng lahing ito." Naghahanap sila ng tanda ng palatandaan mula sa langit. Subalit walang ipakikita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Hunas. Kung paanong naging isang palatandaan si Hunas sa mga taga-Ninibe, gayon din naman magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan siya ng kaparusahan. Sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon, ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghuhukom ay titindig ang mga taga-Ninibe laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan sapagkat nagsisi sila dahil sa pangaral ni Hunas, ngunit higit na di hamak kay Hunas ang naririto. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mga minamahal na mga kapatid, napakabigat ng sinabi ni Jesus. Napakasama ng lahing ito, no? Sinabi niya sa mga tao, napakasama ng lahing ito. Bakit niya sinabi? Sapagkat hindi nila nakikita si Jesus bilang Diyos, no? Hindi nila nakikita, hindi nahahagip ng kanilang pangunawa na ang kanilang nasa harapan nila ay si Jesus. At ang mga tao ay naghahanap pa ng ibang palatandaan mula sa langit samantalang nasa harapan nila si Jesus. Kaya ang sabi ni Jesus sa kanila, no? Kayo ay pagdating sa huling paghuhukom, ano sabi niya, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito, sila'y hahatulan. Sapagkat siya'y nakinig kay Solomon, saka wisdom of Solomon. Siya'y nakinig sa karunungan ito. Pero ang sabi ni Jesus, higit na di hamak ang nasa harapan niyo ngayon. Siya'y si Solomon lamang, no? Ngayon, nasa inyong harapan ay si Jesus. Ang mga tao noon ay nagsisi nung kapanahunan ni Hunas. No? Sapagkat nung panahong iyon, ang sabi ni Hunas, magbalik loob na kayo sa Panginoon. Sapagkat gugunawin ang lugar na ito. Anong ginawa ng mga tao? Sila'y ang hari na upo sa abo. Ang mga tao nagdamit ng sako bilang palatandaan na sila'y nagsisisi kahit ang mga hayop ay hindi kumain bilang fasting, ano? Bilang palatandaan na ang lahat ay nagsisisi at magbabalik loob sa Panginoong Diyos. Pero sabi ni Jesus, higit na di hamak, siya'y si Hunas lamang. Ang nasa harapan ngayon na nagsasalita sa inyo ay si Jesus. Hindi nyo nahahagip, hindi nyo nakikita. No, kaya sabi niya, napakasama ng lahing ito, hindi kumikilala sa Diyos.
Mga minamahal na mga kapatid, nawa tayo ay lumalim sa ating pagkakilala sa Panginoong Diyos. No? Ang hangad ng Diyos, katulad ng ginawa ni Jonas, ay magbalik loob ang mga tao, magsisi, no? Sa ating kapanahunan, ang simbahay naririto, pag ikaw ay bumabagsak sa iyong kasalanan, mangumpisal ka. No? Nariyan ang sakramento, nariyan ang Eucharistia. No? Laging may tugon sa, dapat ay laging may tugon ng simbahan sa iyong ginagawa. No? Nandiyan ang presensya ng Diyos. Huwag mong lagi pong paalaala, huwag mong sanayin na ang iyong kaluluwa ay masama. Ang iyong pagkatao ay sumasama. Huwag mong sasanayin na lagi kang gumagawa ng maraming kasalanan. Ano? Na lagi ang paalaala sa atin ay magbalik loob sa Diyos. No? Kaya sabi ni Jesus sa mga tao, ano? Napakasama ng lahing ito, hindi kumikilala sa Diyos. At nawa, hindi sabihin sa atin ito ni Jesus, no? Na pag tayo humarap sa Kanya, napakasama mo. No? Hindi mo ako kinilala bilang iyong Panginoon. Kaya nawa inyong laging palalimin ng inyong pananalig sa Panginoong Diyos. Huwag niyong sanayin na ang inyong kaluluway madumi, ng iyong kaluluway laging nagugumon sa kasalanan. Ano? Kaya dapat sa panahon natin ngayon, may malawak ang pangunawa. Sabi nga po yung iba, dapat visionary ka. Marami kang nakikita, marami dapat nahagip ang iyong mga mata. No? Dapat merong kang, sabi nga po natin, dapat ay merong kang malawak na pagkakita sa mga nangyayari sa paligid ngayon. No? Kaya dapat ikay maging isang visionary. Sapagkat yan ang mga tao noong panahong yon, hindi nila nahahagip, hindi nila nakikita na ang nasa harapan nila ay ang Diyos, no? Kaya sabi niya, napakasama ninyo. Hindi niyo ako nakikilala, hindi niyo ako nakikita. Daig pa kayo nung mga kapanahunan ni Solomon, nung kapanahunan ni Jonas, ang lahat nagbalik loob. Samantalang ako'y nagsasalita sa inyo ngayon, ang mga tao'y walang pakialam. Para po sa mamagahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanihang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas sa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan
sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kaniyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa kaniyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawat dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisinisang esposo. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Awitin natin ang Ama namin. Sundin ang
Namin kami ay i-adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatiling nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon,
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handa. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon kami iyong pinapakinabang sa katawat dugong banal, iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa lahat na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos samang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bilang paghahanda ng pambansang dambana sa isang espesyal na pagdiriwang ngayong Enero, tayo po ay magkakaroon ng Dinner for a Cause sa darating na December 10. Mayroon po tayo mga ibinebentang tickets sa halagang 2,500 piso lamang. Kalakip na po nito ang mini-concert ni Mitoy Yunting at ang kanyang banda. Gayun din at iba't ibang natatangi mga mang-aawit kasama ang ilang pari ng Arsidiocese ng Lipa. Halina't suportahan ang gawaing ito. Makipag-ugnayan lamang sa opisina at sa pamisahan para sa mga tiket at iba pang detalye. Mayroon din pong available tickets sa may bandang likuran at gilid ng ating simbahan. Ikatlo, bahagi ng pagdiriwang ng buwan ng Santo Rosario, tayo po ay sama-samang magdarasal at magninilay sa mga misteryo nito ngayong darating na October 18 sa ganap na 9 ng umaga. Kayo pong lahat ay inaanyayahan lalo't higit ang mga kabataan.
Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ng mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na humayo kayong lagi sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Namin ay handog iatid mo.